Kamusta na mga kalahi? Akala ko hindi ako makakaabot at makakagawa ng vlog sa araw na ito. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan pa rin niya tayo ng lakas upang makaharap sa inyo. Sa araw kasing ito, ginawa namin, nagpunta po kami ng bangko ni Lakay, no? Inayos po namin yung bank account ng Luntiang Agama. So dahil doon, no, alam niyo naman, nagkasakit ako. So mahirap kumilos mag-isa bilang ako, no? So, in-apply natin na binigyan natin ng karapatan sila kay Magbaya para makapag-manage ng ating bank account. So, bukas ay babalik ulit kami ng banko para ipasa nila kayo yung notarized authority at authorization, no? Na naka-notary public. Pero, after namin isagawa yung sa banko, no? Nagpunta po kami ng, ano, ng hospital. Dahil kasi ang pamangkin ko, si Luis Jam, merong sakit. No, kahapon pa po siya nagpapantal-pantal, inuubo, at on and off ang lagnat. Pero bago pa nun, sabi nga ng pamangkin ko or ng kapatid ko, nung Sunday pa daw, nagsusuka daw ang pamangkin ko. Nag-aalala ako masyado. So, ang minabuti namin nila kay nadalhin sa hospital. Pina-check up po namin siya, at ang resulta ay napakababa ng kanyang red blood cell, at ang kanyang hemoglobin at ang white blood cells niya. So, binigyan po siya ng gamot at ganyan din meron pa nakitang infection sa kanyang ihi, no? May bacterial infection at inuubo siya kaya pinagpa-x-ray namin. At babalik ulit kami sa doktor this coming Friday para makita ang resulta ng x-ray niya at malapatan pa na gamot. As of this moment, dito siya sa amin ngayon nakatira, natutulog siya, inaalagaan po namin siya. Inaalagaan din siya ni Lakay. So, dalawa lang inaalagaan ni Lakay, ako at saka si Luis. Pero going to our vlog, no, ang gusto kong pag-usapan ngayon ay patungkol pa rin sa paglalakbay o banal na paglalakbay sa mga holy places. So, limitado lang ba ang mga holy places? No, ano-ano ba yung mga banal na lugar na maaari natin puntahan bukod sa simbahan, kabundukan, at mga ilog at karagatan, no? So, na-discuss natin yan at naiplawanan ko rin naman siguro kung ano ang benefit na inyong matatanggap sa pagpunta sa mga lugar na yon, no? Usually, by May 15 daw is magkakaroon ulit ng lockdown at malilimitahan na naman ang ating activity, hindi tayo makakalabas. So, kung sakali man na kayo ay kailangan yung pumunta sa isang holy place, meron bang paraan para magkaroon ng holy place sa ating tahanan? Ito ang pag-uusapan natin sa ngayon. Masayang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa tiwatang nasa atin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Once again, this is Apodman ng Luntiang Agama, Natural Divine Art Channel of Healing, and welcome to Pinoy Witch Talk. Tulad nga ng ating nasabi, no, pag-uusapan natin ay patungkol sa banal na lugar. So, hindi tayo malilimitahan bilang Luntiang Agama at bilang malayang pagano na dito sa naninirahan sa ating bansa, hindi tayo malilimitahan sa pagpunta sa mga banal na lugar. Dahil tayo mismo ay maaaring mag-create ng holy place within our homes, no? Actually, yun din yung naging pinag-usapan namin ni Lakay noong mga nakaraang taon na parang dati ang healing fest, lagi kami dumadalo sa healing festival sa Sikihor. Dahil nga pinaniniwalaan ang Sikihor ay isang banal na lugar. Gayun din ang Mount Banahaw, no? So, lahat ng mananampalataya, lahat ng mga manggagamot, sinisikap nilang gawin na pumunta sa mga banal na lugar. Pero, dun nga lang ba ang banal na lugar? Bakit hindi tayo pwedeng gumawa o hindi tayo magkaroon ng sariling banal na lugar sa bawat lungsod at siyudad? Actually, meron na po. Yun nga po yung mga simbahan na itinayo sa ating mga munisipyo, no? Although, sa ngayon, ang nakikita natin ay mga simbahang Katoliko at mga Kristiyano. Sa mga Muslim, no, nalulungkot ako dahil kasi limitado lang ang kanilang mga banal na lugar na napupuntahan, lalo na dito sa Luzon o kaya dito sa San Jose del Monte, Bulacan,
wala akong makitang masjid. Hindi tulad sa Saudi Arabia, bawat kanto, bawat sulok na mapuntahan mo, mayroong moske. No? Ganyan din nung ako nagpunta sa Japan, na halos bawat kanto, mayroong mga templo. Dito sa Pilipinas, maraming simbahang Katoliko, pero yung mga ibang relihiyon, wala. Paano tayong mga pagano, wala tayong templo. Although sa kasaysayan nga natin, no, hindi nakitaan ng kasaysayan o bakas na ang mga Pilipino ay may mga templong sambahan sa mga diwata, ang ito at inkanto. Pero ang nakakamangha dito ay merong nakatagpo ang mga ritual objects na sa mga excavation site na pinagpapalagay na ito ay nasa loob ng tahanan. So, ibig sabihin, ang mga templo natin, mga Pilipino, ay nasa loob ng ating tahanan. Kaya nga, maganda, bawat mga Pilipino ngayon, lalo na yung mga gustong ibalik ang kultura at paniniwala nating mga ninuno, ang pagsamba at pag-work, no? Pakikipag-ugnayan sa mga diwata, anito at inkanto, ay magkaroon kayo ng banal na lugar sa inyong tahanan. So, paano ba isasagawa ang magkaroon ng banal na lugar? Para sa karamihan, ito yung tinatawag nating altar, no? Isang special na lugar na kung saan ay ating itinatalaga ito bilang lugar na kung saan tayo mananalangin, makikipag-usap, at maghihigop o kumbaga magpapalakas, no? So, yun kasi ang trabaho ng isang altar, no? Magkaroon tayo ng lagusan na kung saan tayo nakikipag-ugnayan sa Espiritu. Sa pamagitan din ng lugar na ito, nagsisilbi itong pintuan, no? Vortex or portal sa Espiritu at biyaya ng Diyos. Kaya nga, dapat sa bawat tahanan ay mayroong mga altar, no? House shrine, ika nga. Ganon din kasi sa mga Japanese, sa mga Shinto, no? Ang bawat tahanan nila ay kinakikitaan ng mga house shrine or dambana sa loob ng kanilang tahanan kung saan doon sila nagsisindi ng insenso, nagbibigay ng pag-aalay at panalangin. At yun din, doon din sinasagawa ang mga divination at iba pang uri ng magic, ika nga. So, paano tayo makakagawa ng house shrine o kaya dambana sa loob ng ating tahanan kung saan ay doon tayo pupunta para magbulay-bulay, magpagpag ng mga negatibong enerhiya at makipag-ugnayan sa Panginoon, magkaroon ng inspirasyon. So, sa loob ng iyong bahay, unang-una, ang dapat niyong gawin ay linisin niyo muna. So, paano paglilinis? Gagamit talaga kayo literally ng walis. Ayusin niyo ang lahat ng mga kalat, ang mga basura, itatapon niyo at subukan niyo pong ilagay sa kaayusan na pagsamasamahin ang pare-pareho. Naalala niyo po ba nung bata tayo? May kantang pagsamasamahin ang pare-pareho. Ang magkakatulad ay ating igrupo. Ayan na. Diba? Naalala mo si Kuya Bodhi at Ate Shena ng Batibot. Diba? So, i-arrange po natin, no? Para magkaroon ng kaisan ng ating tahanan at ang ating lugar. At ngayon, sa loob ng ating tahanan, magtalaga po tayo ng special na lugar na kung saan ay doon tayo uupo, mananalangin na pwede tayo magsindi ng kandila, magsindi ng insenso, at mag-alay ng mga offerings tulad ng tubig, alak, or kung ano man, no? Para sa pangalan ng mga diwata. Kadalasan ay inilalagay ito sa sala, no? Sa dining, or sa, ang tag dito? Ano nga ba yung sala? Nakalimutan ko. Basta sa sala, naiintindihan niyo naman po yun, no? Sa sala. So, maglalagay kayo ng isang maliit na lamesa para pagtungtungan ng mga sacred objects ninyo. Katulad nito, meron kaming bulol o kaya religious image na kung saan ay connected kayo. Pwede itong maaring imahe ni Jesus Christ, imahe ni Buddha, or kung anumang imahe ng divinity para sa inyo. Para sa amin, sa Luntiang Agama, ang imaheng ginagamit namin ay ang bulol. It represents the ancient belief of our ancestors. Sa loob ng bulol na ito, kasama ng bulol na ito, ay iba pa mga items, katulad larawan ng aming mga mahal sa buhay, katulad ng litrato ng nanay ko na yumao noong 2019, April 19. Actually, ngayon pala, ang death anniversary ng nanay ko, April 19, no? So, ipinagdadasal natin ang kanyang kaluluwa, kaya siguro mayroong sakit ang aking pamangkin. Sabi nga nila kay kanina noong
nung kami nasa hospital, eh, naalala niya daw ang nanay ko, na parang nasa akin na naman daw ang nanay ko. Mula nung na-stroke ako, is parang nagiging boses ko daw ang nanay ko, kung paano magsalita at paano kumilos. But anyway, yun nga, no, pwede nating ilagay sa ating altar ang mga larawan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw, no? At gayon din, yung mga kwintas at mga accessories natin, no, doon natin nilalagay sa altar para ma-empower sila. As much as possible, sa lamesa na kung saan merong altar, eh, bigyan niyo po ng space. Alam niyo bakit kailangan magkaroon ng mga space sa loob ng altar? Kasi doon tayo nagtatrabaho, eh. Halimbawa, kunyari, nagbabasa tayo ng kapalaran o sisilipin natin ang ating kapalaran sa baraha, eh, meron tayong lugar na mailalatag ang ating baraha, no? At kung meron tayong dapat gawin, pagsusulat, ay kailangan meron din tayong lugar na masusulatan kung tayo ay gagawa ng mga petitions para sa ibang tao. Ang kahalagahan na magkaroon ng malinis na lamesa sa ating altar, eh, para ang mga espiritu, eh, merong lugar din na makamove, di ba, o makakilos sa loob ng ating altar. Kasi pinaniniwalaan ko, personally, ang pagkakaroon ng maayos na altar ay maaring magkaroon din ng space ang mga espiritu na makapaglakad-lakad upang padaluyin din ang kanilang biyaya. So, kung kayo po ay may altar sa inyong tahanan, no, sikapin po ninyo na maging malinis lagi ang inyong altar. Kasi pag naging masikip ang inyong altar, no, nagtamba ka na, nagtumpo ka ng mga offerings, ang mga upos ng insenso at saka yung mga kandila, no, ibig sabihin, nagkakaroon na ng blockages. So, linisin niyo po ang inyong mga altar, bigyan niyo po sila ng maluwag na espasyo para ang espiritu ay dumaloy sa atin, no. Ako, subo ko na po yan. Kung kailangan ko ng pera, dahil kasi nga madami akong ginagawa lagi sa altar. And most of the time, eh, parang nasa altar tayo, no, pinagdadasal kung sino-sino mga tao na nangangailangan ng kagalingan. So, doon tayo nagsusunog, nagsusulat, tapos sinusunog din natin sila, nagbibigay ng offering. Kaya kadalasan is madaling dumumi yung ating altar. Ang dati kong sinasabi kung bakit lagi madumi ang altar ko, kasi working tayo, kumikilos tayo, lagi na tayong kumikilos. Pero dapat hindi maging dahilan yon na lagi nga tayong kumikilos, dahil kasi tama yon, after you work, di ba, mag-iwan ka ng kalat, kaya nga lang after, parang clean as you go. Dahil kasi para magkaroon pa rin ng espasyo na makapaggala-gala sa ating altar ang mga espiritu at yung daluyan ng blessings ay tuloy-tuloy. So ito lamang po siguro sa ngayon, mga kalahi. Kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong maghiya na magbigay ng comment sa baba. At kung first time nyo pala napanood ang video na ito, bigyan nyo po ako ng thumbs up. Huwag mong kalimutang i-share at mag-subscribe at ganyan din pindutin ang notification bell para kung meron tayong bagong video ay manonotify po namin kayo. So hanggang sa muli, mayari na pag-asa atin, paalam.